Yeah, good morning po. Yan ang mayor ko, Isko Moreno. Yan ang idol ko, Isko Moreno. Yan ang mayor ko, Isko Moreno. Bagong pag-asa kailangan ng mga Pilipino. At sa aming mga pamilya, at lahat ito ay dinadalangin namin sa ngalan ni Jesus na aming nagpapagligtas. Si Manong Jackie po, kaklase at seatmate ni Kuya Germs. Nung nasa letran pa sila. Isa sa pag-re-repack para sa ating mga mag-aaral sa elementarya, sa kinder, elementarya at high school. Ito yung food packs and hygiene kit. But unfortunately, may nangyaring aksidente, nasawi po yung isa nating kasapi ng pamalang. Nakikiramay po tayo na to meet the family as soon as possible. Pinasikaso lang yung gabi yung nasawi na. We have to. Kailangan natin. Hindi lang tayong mga kawani ng pamahalaan, kundi ang atin din mga kababayan. Ang GCQ po ay hindi libre zona. Hindi po ito okay na. Maluwag lang ng kaunti. Dala ng pag-aalala ng pamahalang lokal at nasyonal sa ating mga kababayan na malagay sila sa unti-unting normalization ng ating buhay. Kaya na marami sa atin ay nangangamba na baka mawala na sila ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay o wala nang papalikan. But be that as it may, we have to be responsible to each other, especially to yourself. Kaya po sa mga kababayan natin sa lungsod ng Maynila ay talaga pong kailangan natin pag-ingatan ang ating mga sarili. Si COVID-19 nandyan lang sa gitna. Lumiligid-ligid, nagaantabay kung tayo ay magre-relax. Kaya huwag po tayo magbabakasakali na okay na tayo. Hindi pa po tayo okay. Pag nawala na ang mga mask sa ating mga mukha, then that's the time we can say that we're okay. But for the meantime, we're still under the crisis. Nasa panganib pa rin po tayo at ang mga mahal natin sa buhay. But ako naman, bilang inyong ama ng lungsod, ay naniniwala that Manila is smart enough. Alam ko naman matatalino kayo. Alam ko naman may malawak kayong pangunawa sa tunay na kalagayan ng ating sitwasyon sa ating lungsod. Kaya bagay na dapat sa araw-araw na ginawa ng buhay natin ay dapat laging mamumutaw o ilalagay natin sa ating isipan ang panganib na nag-aantabay sa atin kapag tayo po ay nagpabaya. At yung panganib na yan ay hindi mananatili sa iyo. Maaari mo pa yan maibigay o maiduktong sa iyong mga mahal sa buhay na iyong uwi ang patiklop ng araw. Kaya ulit-muli at lagi at paulit-ulit kung ipaalala mga kababayan ko, kailangan mag-ingat tayo. Pag-ingatan ninyo ang inyong sarili. Bagay na kapag ginawa ninyo'y para nyo nang pinag-ingatan ang inyong mga mahal sa buhay. Tayo naman, dito sa pamahalang lungsod, as you can see, marami-rami na ang pwedeng pumasok. And you will be properly guided who is going to be in the Team A and Team B. I already signed an executive order to design on how our local government unit to run efficiently and effectively facing the challenges of COVID-19 in our lives.
our daily lives, serving the people. So, kayo naman, mga bahagi ng pamahalaan, pakisuyo ko lang, huwag kayong magkakasakit. Sapatkat umaasa ang ating mga mamamayan sa kanyang pamahalaan na magiging kaagapay niya sa lahat ng kanyang mga sumirami na pwede niyang nakatulong ang pamahalaang lungsod at nasyonal. We are very grateful so far sa awa ng Diyos. We can still manage COVID-19. With the help of our hospital directors, nurses and doctors, engineering office, building so many things in preparation for the new normal social behavior. Even small things, baby steps, one way or another, we must achieve something every day, every single day, to address and fight altogether against COVID-19. Walang magbababa ng kamaog. O kundi majajab tayo ni COVID-19. So, ulitin ko, no? Walang pinipili katayuan si COVID-19. Mayaman, middle class, mahirap. May kapangyarihan wala. Matuto na tayo sa leksyon ng ilan nating kababayan. Matuto na tayong umintindi ng mga datos na ipinakikita sa atin ng pamahalaan ng kanyang ahensya. Ito'y namnamin natin ng gusto at unawain at bigyan ng pati. So sa inyo po, ako'y taus-puso nagpapasalamat sa lahat ng kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila na naging kasabay natin for the past 3 months. Never-ending struggle. And I think, and I hope, I'm wrong. COVID-19 will be part of our life, very daily lives, at the very least, at the end of the year. At the very least. So, hopefully, maalala niyo yung panawagan ko araw-araw. Sama-sama tayong magdasal na bigyan ng sapat na katalinuhan, malawak na kaisipan ang mga scientifico sa mga araw-araw ng buhay natin na sila ay abala sa iba't ibang panig ng mundo na matagpuan ang posibleng gamot sa COVID-19. But in the absence of those, we have to take care of ourselves. At sa ating mga kababayan naman, kayong masyadong mangamba, habang kayo nag-iingat, ang inyong pamahalaang lungsod na hindi titigil na ihanda ang ating syudad sa mga darating pang linggo, buwan, while we continue to govern. All I wanna say, come follow me straight to my room. See you there, see you.